Nagkukumpulan ang mga lalaking yan sa isang kalsada sa Dinalupihan, Bataan. Maya-maya may bit-bit na silang net at mga pamalo. Nakasilid sa net ang isang patay na pusa. Ayon sa may-ari ng pusa, nakatakas ang kanilang alaga at sinabihan daw ng kapitbahay na may pusang hinuli sa kanilang lugar. At nang puntahan nila, patay at duguan na ang kanilang pusa. Hinala nila, kinorner at pinalo ito ng baseball bat at golf club. May nagreklamo raw kasi na naagat ang kanilang pusa. May tatlong suspect sa pagpatay sa pusa at inireklamo na sila sa piskalya. Wala pa silang pahayag. Umakyat na po sa mahigit 104 ang nasawi sa itinuturing na terrorist attack sa isang concert sa Moscow, Russia. Kabilang ang tatlong bata sa mga nasawi habang mahigit 150 ang sugatan. Nagdeklara si Russian President Vladimir Putin ng National Day of Mourning at nangakong tutugisin at parurusahan ang mga nasa likod ng pag-atake. Nauna ng inako ng Islamic State o ISIS Khorasan ang pag-atake, pero hindi pa yan kinukumpirma ni Putin. Ang sabi lang ni Putin, tinangkang tumakas pa Ukraine ng mga salarin at may mga nasa Ukraine na naghanda para makatawid ang mga salarin. Itinanggi ng Ukraine na may kinalaman sila sa pag-atake. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya ng mga nabiktima ng anyay senseless act of terrorism. Magandang hapon mga kapuso! Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nag-viral ang isang tindahan ng school supplies sa Cebu. Ang kanila kasing diskarte para mas mapabilis na maasikaso ang kanilang mga customer, gumamit ng zipline sa loob ng tindahan. Anong paandar to, bay? Kung first time mo daw sa tindahan ito sa Cebu City, tiyak magugulat ka. Bigla-bigla na lang kasing may haharurot na zipline? Pagpasok nila, ma-amaze sila dahil may zipline. Yung iba po, binivideohan nila po yung mga zipline. Yung iba din matakot, baka matamaan sila. Hindi naman tayo makatama ng tao. Ang mga nagbistulang mini zipline, patagal na raw na diskarte sa mga tindahan ng pamilya ni Alfredo. Maliit pa kami, nag-exist na talaga yung mga ziplines. Ang siste, ang isang dulo ng lubid, matatagpuan sa pwesto ng mga sales lady. Bawat lubid, merong basket kung saan nilalagay ang bayad o sukli ng mga customer. Kapag kanilang tinulak ang mga basket, didiretso ito sa kahera na nakapwesto sa kabilang dulo. Hindi na ka mapagod pag pupunta sa cashier para magkuha ng sukli. Parang mabilis na rin yung transaction. Mabilis yung pagbayad, pagibigay ng mga pangangailangan. Kuya Kim, kailan ba unang ginamit ang mga zipline? Kuya Kim, ano na? Noon pa man, ginagamit ng mga lubid o aerial cable bilang method of transport sa mga bulubundukin lugar. Ang paggamit ng mga lubid o cable para sa aerial transport ay sinimula ng mga bansang China, India at Japan more than 2,000 years ago na nakakalipas. Pagtagal, ang mga ropeways o aerial cable ay nakitaan ng potensyal sa pagtransport ng tao. Ginamit rin ito for recreational purposes at dito nagsimula ang mga zipline. Ang nag-design naman ng zipline sa pagkakaalam natin ngayon ay si Donald Perry habang siya ay nag-research sa Costa Rica noong dekada 70. Ang pinakamahabang zipline naman sa buong mundo ay makikita sa United Arab Emirates. Ang tawag dito ay Jebel Jais Flight at may haba ng more than 2,800 meters. Ang pinakamataas na zipline naman sa buong mundo ay merong taas na 10,600 feet. Ang tawag dito ay Latéolène at ito'y makikita sa bansang France. Ang mga taga-Kalinga naman, gumagamit din ng lubid o aerial cable para mag-akyat ng gamit sa mga bundok at ang nagpapagana rito, mga lumang jeep. Para mas mapadali ang pag-akyat ng mga gamit mula sa kalsada, papunta sa barangay Buscala na nasa tuktok ng isang bundok. Ang diskarte ng mga taga-Tinglayan sa Kalinga ang gumamit ng tramline o yung parang zipline na nagpapagana, makina ng lumang sasakyan. Kaya ang tawag nila rito, jeep line. Kung dati oras ang ginugugol para maakyat ang mabibigat na gamit sa barangay, sa tulong ng jeep line, ilang minuto lang, nagagawa na nila ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Baka puso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.